So, hello guys, good morning. So, pag-usapan po natin ngayon yung pong lumalakas na ugong-ugong o chismis na posible daw pong mag-tandem si Mayor Isko at si Manny Pacquiao para sa 2022 elections next year. Actually, napansin ko doon sa mga ilang supporters ni Yorme Isko from City Hall, kasi sa kanila ako minsan kumukuha ng sumasagap ng mga bagong chismis yung mga nakikita ko sa mga Facebook nila. Parang dumadami yung mga nagpo-post na magkasama itong si Yorme at saka si Pacquiao. So, napapaisip din ako, posible ba itong sinyales o hudyat na magkakampi yung dalawa. So alam naman natin ang nangyari kay Pacquiao in the previous months, kung gaano kalakas siya talagang inulan ng mga batikos, inulan ng mga panunutya, inulan ng mga kung ano-anong pang-aasar sa kanya, lalo na nung mga diehard Duterte followers, diba? So, doon mo makikita na dati akala mo, kakampi mo, tapos anytime pala, pwede kang siraan na ganun. Siguro, hindi pa naka-experience si Senator Manny ng ganung klaseng pambabash. Diba? Of course, sanay siya na parating pinupure, parating nilalagay sa pedestal bilang the best Filipino boxer of all time and probably one of the greatest in the world. So, hindi siya sanay ng ganung klase ng mga tao na kumambas siya kanila, grabe, ganun na lang, diba? Kung ano-ano pa tatawagin sa kanila, may iba pa, tatawagin pa siyang walang alam o kung ano man. So, masasakit yung mga salitang binato dito kay Senator Manny Pacquiao. And nakita din natin yung mga problema sa kanyang organisasyon, yung sa kanyang binubuo na team para tumakbo sa 2022. Parang medyo disorganized din. Papalit-palit, yun din yung narinig ko behind the scenes. Kung sino ba talaga yung team na bubuo sa kanya para sa kanyang presidential ambition. So, medyo nagkagulo-gulo din eh. So, I think pinaka-best din talaga sa kanya itong partnership with Mayor Isko. Of course, with Yorme, yung nasa taas ng ticket. So, Moreno, Pacquiao. So, ganun yung possible na tambalan sa 2022. So, ito ay of course, ito ay isa sa mga possible lang din na pwedeng makatandem ni Yorme kung sakali. Of course, ang nilalabas dyan, may nababasa ako si Governor Gwen ng Cebu, nabanggit ni Yorme yan, para Manila Cebu versus Davao, parang ganun yung lalabas, di ba? And possible din si Grace Po, though I'm not really sure kung anong plano ni Grace Po, hindi ko din mabasa talaga. Tapos si Ate V, nababasa ko din. So maraming pwedeng itandem kay Yorme, pero ang nakikita ko na magandang epekto kapag ang tandem ay kay Pacquiao ay for several reasons. So isa-isahin natin yung mga rason kung ba't tingin ko okay din, nakatandem ni Yorme itong si Pacquiao. Una, sa akin, kasi kesa makabawas sa boto ni Yorme, mawawala sa pagtakbo sa pagkapangulo itong si Pacquiao para maging vice pangulo ni Mayor Isko. So, yun, napakalaking factor nun for me eh. Kasi, syempre, meron ng base yung mga diehard Duterte. Boboto kay Sara yan. Meron ng base yung mga loyalista. Boboto kay BBM yan. O, sabay tatakbo eh. Tapos, yung base kasi ni Manny Pacquiao, yung mga interesadong bumoto sa kanya, ay mostly yung mga kababayan natin na mga mahihirap. Yung mga nasa D&E category nga na sinasabi nila. And of course, alam naman natin, yun din ang kayang makuha ni Yorme Isko. So, mangyayari, kung nagsabay sila, mag-aagawan sila. So, baka mas maganda na mag-join forces na lang sila para hindi na sila mag-agawa ng boto doon sa grupo ng mga tao na tinukoy ko. I think yung mawawala kay Yorme Isko na boto doon sa category na yon sa mga mahihirap nating kababayan ay mas malaki kaysa doon sa makakain na boto ni Manny kay Sara sa Mindanao. Kasi yun pa yung isang issue doon eh, na pag nagsabay, takbo sa Pangulo, si Manny at si Sara, mag-aagawan sila sa boto sa Mindanao. Pero pag tinitingnan mo yung mga survey, parang hindi din naman ganun kalaki yung makakain ni Manny kay Sara. So baka mas makatulong pa kay Yorme pag hindi na lang tumakbo itong si Manny. So yun yung unang rason na I'm pointing out, na hindi sila magkakaagawan ng boto.
Pangalawa, of course, yung Mindanao, yung pagiging taga Mindanao nitong si Manny Pacquiao. Of course, yung kanyang pagsasalita ng local na dialect, that would really help a lot para ma-introduce si Yorme Isko sa mga taga Mindanao at sa Visayas area. Makikita naman sa survey, paglabas ng mga survey nung ano, yung lumabas ng mga survey na si Yorme Isko, yung kanyang Luzon ay solid and growing. Ang kanyang weakness ay yung sa Mindanao. And sa Visayas, medyo nagsisimula na din mag-pick up, pero Bismin yung kanyang kailangan tutukan na area. And maganda din naman pag ang magka-tandem ay from isa sa Luzon, isa sa Bismin, para may balance eh. So I think pagdating doon, makakatulong si Manny Pacquiao para mapakilala si Yorme Isko sa mas maraming botante sa Mindanao. So, yun, of course, yung part niya, maganda talaga. Kaya maganda din si Gov Gwen kung sakali, kasi 'di ba parang Cebuana naman, para yun yung makatandem ni Yorme, para meron ding representasyon diyan sa Visayas. Pero yun, of course, mas kilala si Manny Pacquiao kaysa si Governor Gwen, na kung sakali magpapakilala pa to the rest of the Philippines. So, yun, number 2 dahil dun sa si Manny ay taga Mindanao. And number 3, I think si Manny Pacquiao, mabait yung puso, talagang matulungin. Alam mong napakabait na tao niyang si Manny. Pero I think kailangan pa niya ng matrain pa ng konti in how to manage yung mga kailangang i-manage para sa bansa. And I think Yorme can be the a great mentor to him. Kasi mas experienciado naman si Yorme Isko kaysa kay Senator Manny pagdating sa on the executive side. So kung paano mag-manage, Yorme antagal na sa public service niya, antagal na sa City of Manila. So mas may kaalaman siya kung paano ba pinapatakbo yung mga bagay-bagay. So I think sa tandem nila, kung sakaling makalusot sila pareho, 'di ba? Maganda din na magagabayan ni Yorme Isko itong si Senator Manny para mas ma-utilize niya yung kanyang mas maayos yung kanyang pagma-manage, and mas makatulong siya, mas maraming matulungan niya kung anumang pwesto ang ibigay sa kanya kung sakali lang naman na silang dalawa ay makalasot. So I think Yorme Isko would be a good mentor to Manny, kasi alam naman natin si Manny nandoon na yung ano eh, yung kabaitan ng puso, alam naman natin yon, and alam naman natin he is trying his best to learn, di ba? Pero yun nga eh, syempre experience would really help eh on that aspect eh. And doon mas lamang si Yorme Isko kay Manny Pacquiao, and kaya mas maganda yung kanilang tandem pag nagsama. And lastly, number 4 reason kung bakit I think maganda yung tandem na ito, maganda para kasi maganda ang gusto kong mangyari sana is mas makilala yung Pilipinas sa mundo, mas kilalanin yung galing ng Pilipino, yung talino ng Pilipino, yung brilliance ng Pilipino. Gusto ko mas makilala tayo. Hindi yung puro negative na lang ang sinusulat sa atin. Hindi yung puro parang tinitingnan na lang tayo pababa ng ibang mga bansa. It's time to rise up the Philippines eh. It's time tumaas naman yung tingin nila sa atin. So I think magandang combination yan. Si Yorme Isko, nakita nyo naman sa Bloomberg, di ba? He is representing the country well. Can you imagine Yorme Isko sa global stage kasama ng mga leaders, kasama yung mga iba't ibang mga prime minister, 'di ba? Mararamdaman mo yung para may imagine mo lang eh yung pride eh, na pagiging Pilipino, kaya niyang iangat. Tapos isama mo pa yung vice president niya si Manny Pacquiao, na kilala sa buong mundo. 'Di ba? Parang ang galing, ang ganda ng doong aspeto, parang ang ganda ng combination eh, na pwedeng kilalanin yung Pilipinas sa mga magagandang bagay. Diba? So I think doon panalo eh. Doon pwedeng maging panalo. Pwedeng maging ambassador itong si Manny Pacquiao ng Philippine brilliance and galing ng Pilipino and sports, sa entertainment, sa business. So pwedeng maging global ambassador, global champion itong si Manny Pacquiao. And of course si Yorme Isko, siya yung he will be the one leading, he will be the one calling the shots. Of course siya yung nakaka-meeting nung mga ibang presidente, nung ibang mga prime minister.
So, ang lakas ng tandem kung ganun eh. So, yun ang nai-imagine ko na advantages na pag si Manny Pacquiao yung kung sakaling maging ka-tandem ni Yorme Isko. Pero of course, decision niya ni Manny. Nasa kanya naman yan kung if he's willing to step down for a role sa vice presidency. Pero yun nga eh, imagine nyo lang eh, di ba? Na parang ganun yung role ni Manny na as an ambassador for Philippine greatness sa abroad. Diba? So napaka-powerful nun. So hopefully makita din ng kampo nila yung advantages sa ganyan. And of course, alam naman natin kung in facing Sara Duterte, si Yorme Isko ang may pinakamalaking tsansa para matalo itong sila Sara Duterte. So ayun, yun lang po ang opinion ko tungkol dito. Of course, maraming pwede mangyari. Hindi ko naman sila pinapangunahan. Kung sino ang maging desisyon ni Yorme na kanyang vice president, yun ang aking susuportahan. So, ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.